Itong mga kaguluhang ito, sandali lang tapusin to. I had been there, I was there. I'm part of the initial days and the formative days of the present administration. Ang kinakailangan lang, eh siguro, kunin kong pagkakataong ito, makiusap sa aking kaibigan, sa ating Pangulo, eh, Pangulong Bongbong Marcos, you have to step up and you have to step in, Mr. President. Tigilan na ng mga miyembro ng kasalukuyang pamahalaan ng panggugulong ito. Kay kitang-kita naman eh, na ang layunin lamang ay mapanatili yung mga ilang personalidad sa kanilang sa kanilang pwesto at patuloy na walang habas na lustayin ang kaba ng bansa. Kaya ako, naniniwala ako sa kabutihang puso ni Pangulong Marcos na aking naging kaibigan, hanggang ngayon kaibigan ko, na sana pakialamanan niya, patigilin niya itong mga ito because this is causing so much division. Hindi ko alam kung ano yung basihan ni Pangulong Duterte. At siya yung nakakita ng listahan, kaya siya yung nagbabanggit nung nakita niya. And again, I already answered this same line of question yesterday. I am not in a position to speak about today. Yung dati, nakita niyo naman, inilabas ko, pinaliwanag ko, yung naging proseso, yung resulta. Hindi man kami ang hinamong diretsuhan, pero minabuti ni then candidate BBM ngayong Pangulong Bongbong Marcos, sumailalim doon sa drug test. At yun nga, nag-negative naman yung resulta niya. Hanggang doon, kaya kong sagutin sapagkat doon, bahagi ako noon eh. But yung mga dokumentong nakita o ipinakita dating Pangulong Duterte, mahirap mo rin namang basta-basta sabihin hindi totoo dahil sinabi niya eh. First person account, ipinakita niya eh. But again, I'm not in a position to comment.